babalian ng buto, susunugin ng buhay. Bibitayin ka sa harap ng tao at babalatan ka habang nakikita mo ito. Alam niyo ba na ganito ang mga parusa kapag gumawa ka ng krimen o kasalanan noong unang panahon? Maraming mga brutal na paraan para makapagparusa lang ng may sala, kalaban o mga taong gustong ipaamin o pasalitain ng totoo. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga iba't ibang kagimbal-gimbal na parusa noong unang panahon. Pero bago yan, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ibaba para sa mga susunod pa nating videos. Handa na ba kayo mga kaibigan? Halina't pag-usapan natin ang mga 20 pinakamasakit na parusa noong unang panahon. Number 20 ay ang sowing. Ang parusa na ito ay ang prosesong paglagari ng katawan sa gitna hanggang sa maputol ang katawan nito. Pwede kang nakatayo o kaya ay nakabitin pabaligtad habang nakatali ang iyong paa. Ang torture na ito ay isa sa mga pinakakarumal-dumal na parusa sa mga may sala noong una. Number 19 ay ang flaying. Ang parusa na ito ay ang prosesong pagbalat ng katawan ng tao na buhay. Itatali nila ang may sala sa paa at kamay at ayon sa istorya, kukuha sila ng mga mahuhusay na gumawa nito. Isa dito ay ang mga doktor noong unang panahon. Number 18 ay ang scaphism. Ang parusa na ito ay madalas ginagamit sa gera kapag pinaparusahan o ini-interrogate ang kalaban. Ang proseso ay ang pagtali ng tao sa kahoy o bangka at ipapakain ka ng milk at honey para ikaw ay magtae at mag-a-attract ng iba't ibang hayop at insekto tulad ng daga at ipis at mamamatay ka sa dehydration at infection. Number 17 ay ang breast stripper. Ang parusa na ito ay madalas ginagamit sa mga babaeng may sala. Ang proseso nito ay ang pagtanggal ng breast ng babae gamit itong kagamitan na to hanggang sa ito'y mamatay sa blood loss o pagkaubos ng dugo. Number 16 ay ang bamboo. Ang parusa na ito ay madalas ginagamit noong unang panahon sa Asia. Ang proseso na ito ay ang pagpapahiga ng may sala sa lupa nang may mga tumutubong bamboo hanggang sa matusok ito. Ang tanim na bamboo ay matulis at isa sa pinakamabilis tumubo. Kaya nitong tumubo ng 2 feet sa isang araw lamang. Number 15 ay ang wooden horse. Ang parusa na ito ay ang pagpupo ng may sala sa isang triangular na kahoy at nilalagyan ng pabigat sa mga paa nito. Ang torture na ito ay madalas ginagamit kapag meron silang gustong makuhang impormasyon sa taong may sala. Number 14 ay ang crucifixion. Alam naman natin lahat kung anong klaseng parusa ito. Ito ang parusa ng mga may sala sa kapanahunan ni Hesukristo. Ito din ang dahilan ng pagkamatay niya. Ang proseso na ito ay ang pagkarga ng iyong sariling krus papunta sa isang lugar na malayo at pagdating niyo sa lugar na ito ay ipapako ang kamay at mga paa mo at i-display ka sa harap ng mga tao. Number 13 ay ang brazen bull. Ang parusa na ito ay isa sa mga pinakakarumal-dumal na parusa sa ating listahan. Ang proseso ay ang paglagay ng may sala sa loob at lulutuin ito ng buhay. Malalaman mong naluluto na ito ng buhay kapag naririnig mo ang sound ng parang isang bull dahil sumisigaw na ito sa loob dahil sa sobrang init. Number 12 ay ang impalement. Ang parusa na ito ay ginagamit noong unang panahon para tapusin ang buhay ng mga prisoners of war. Ang proseso nito ay ang pagtusok sa tao gamit ang isang matulis na kahoy na parang lechon
at i-display ito patayo. Number 11 ay ang Roman Candle. Ang parusa na ito ay ang pagtalin ng mga may sala at susunugin ito ng buhay. Ayon sa mga kwento, kaya ito tinawag na Roman Candle ay dahil ginagamit itong pang-ilaw sa lugar kapag meron silang mga salo-salo pagkatapos ng digmaan. Number 10 ang The Rock. Ang proseso ng parusa na ito ay ang pagtali ng may sala sa isang wooden na higaan at itatali ang mga kamay at paa nito at dahan-dahan paiikutin hanggang sa mahiwalay ang buto nito. Number 9 ay ang Rotten Tub. Nai-imagine mo bang sarili mo dito? Isa itong parusa na ilalagay ka sa isang tub na gawa sa kahoy at papakainin ka at papainumin ng mga bulok na pagkain hanggang sa ikaw ay magsuka at magka-diarrhea at maligo sa sariling ihi at dumi mo hanggang sa makapag-attract ka ng daga at ipis at mamamatay ka dahil sa infeksyon. Number 8 ay ang Syrian Box Torture. Isa siguro ito sa medyo magaan na parusa noong unang panahon at may mga kaibigan pa akong nakaranas nito nung bata pa sila. Ang proseso ng parusa na ito ay ang paglagay sa'yo sa isang masikip na kahon at ilalak nila ito ng ilang araw o minsan ay habang buhay. Number 7, The Four Horsemen. Naaalala niyo ba ang The Rock? Halos parehas lang sila ng konsepto. Ngunit ang kaibahan lang ay tatali ang mga kamay at paa mo sa kabayo at sabay ipapatakbo nila sa magkahiwalay na direksyon. Kung ang The Rock ay babalian ka lang ng buto, ang torture naman na ito ay para ihiwalay ang mga kamay at paa mo sa katawan mo. Number 6 ay ang Heretic's Fork. Ito ang proseso ng paglagay ng tinidor sa leeg na magkabilaan ng tulis at mapipilitan kang itaas ang mga leeg mo. Kapag napagod ka na, ay wala ka ng choice kundi ibaba ang ulo mo at tuluyang matutusok ang mga leeg mo hanggang sa mamamatay ka sa bleeding. Number 5, The Torture Chair. Ang parusa na ito ay isa sa mga sikat na kagamitang pangparusa noong unang panahon. Ipapaupo ang may sala sa upuang ito hanggang sa lumubog ang mga matutulis na bakal sa mga laman nito at mamamatay ka hanggang sa mauubusan ka na ng dugo. Number 4 ay ang strapado. Ang proseso ng parusa na ito ay ang pagtalin ng mga kamay at hihilahin pataas. Ngunit ang pagtali ay manggagaling sa likod. At habang hinihila ito pataas, ay mapipilitan ang mga braso mo na umikot paharap hanggang sa madislocate ang mga ito. Number 3 ay ang The Pair. Ang kagamitang pangparusa na ito ay parang simple lang kung tingnan. Ngunit isa ito sa mga pinakamasakit na torture device noong una. Inilalagay ito sa bibig ng may sala at dahan-dahan itong ibubukas hanggang sa mapunit ang mga labi at buong bibig nito. Number 2 ay ang The Iron Maiden. Itong parusa na ito ay madalas ginagamit sa mga may matataas na ranggo sa lipunan. Ang proseso na ito ay ang paglagay ng may sala sa loob ng isang chamber na may mga matutulis na bakal at pag nagsara ito ay siguradong mamamatay agad. At ang pinakahuli sa ating listahan ay ang The Cradle of Judas. Halos lahat sa atin ay alam na si Judas ay isang kilalang traitor. Kaya ipinangalan ito dito at ginamit pang parusa sa mga traidor noong unang panahon. Ang proseso ng parusa na ito ay ang pagtali ng iyong mga paa at kamay at ipapatong ang iyong puwetan sa isang matulis na kahoy o bakal na may hugis piramid. Unti-unti itong ibababa hanggang sa mararamdaman nito ang sakit ng pagtusok ng kahoy o bakal. Diyan na po nagtatapos ang ating listahan, mga kaibigan. Napakaswerte natin dahil nabubuhay na tayo sa panahon na wala ng ganitong klaseng parusa. Kahit ng parusang kamatayan tulad ng lethal injection ay isa sa mga pinakayumay na paraan para pumatay ng may sala dahil para ka lang daw pinapatulog. Pero mga kaibigan,
Kahit man may parusa o wala, dapat ay iwasan natin na gumawa ng masama at subukang maging good citizen araw-araw. Ano ang opinion nyo dito? I-comment nyo lang sa ibaba. Salamat sa pagpanood ng video na ito at huwag kalimutan suportahan ang ating channel sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-subscribe sa ibaba. I-push nyo na rin ang mga notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pang video. Maraming salamat.